Nang mapasailalim sa iba't ibang level ng community quarantine ng bansa dahil sa banta ng COVID-19, biglang naging virtual ang mga pagpupulong ng mga kawani at kaguruan ng DepEd. Naging household terms ang Google Meet, Zoom at iba pang video conferencing platforms. Ang DepEd Sarangani mismo ay nagsagawa ng mga webinar at orientation na dinaluhan ng lahat ng guro sa dibisyon. Walang pinalagpas na webinar si Teacher Erwin Diginion ng Blatt Integrated School sa Bayan ng Maasim. Hindi lang isa, hindi lang 10, kundi 140 certificate na ang kanyang naipon simula nang maipit sa community quarantine ng guro. Mula pang paaralan hanggang mga international webinar ay dinaluhan niyang lahat. So, I was looking for webinars in the internet. For example, ina-search na ko ang mga schools. For example, Harvard. Isa-isa ko ginakot mga webinars nila. I'm thinking this COVID is the perfect time. Kaya di ba gusto naman to magtuon, to broaden our horizon, our scope na karang dili lang takulong na, for example, ako Filipino language teacher nga dito lang gyud ko, kay for example nagagunit mo kog subject sa senior high, so I need further learning, so additional knowledge nga pwede nako siya i-apply sa mga students, so pwede nako i-share sa students, pwede nako i-share sa mga co-teachers. Mga online course sa pamamagitan ng libreng Massive Online Open Courses or MOOCs naman ang pinunterya ni Teacher Christine May Bayod ng Malalag Cogon Central Elementary School sa Bayan ng Malungon. So isa po sa mga preparasyon na ginagawa ko is enrolling or participating in various MOOCs or the Massive Online Open Courses, online learning platforms ay nagbibigay po ng libreng sessions, ng libreng webinars, ng libreng trainings and workshops and courses na tumutulong upang mahasa, ma-enrich at ma-equip ang kakayahan ng mga guro sa pagtuturo. Taon-taon, umaabot sa mahigit 300,000 piso ang nagagastos ng Alabel National Science High School sa kanilang pagsali sa iba't ibang mga seminar. Kasama na rito ang transportation allowance. At kung magiging virtual ang mga seminar, malaking tipid ito para sa paaralan at sa buong Department of Education. Mas madali para sa parehong organizers at participants ang ganitong sistema. Hindi na kailangang umalis pa ng bahay ng mga guro upang makapag-seminar. Ibig sabihin nito, wala lang transportation cost, pati food at lodging expenses. Internet connection lang at virtual conferencing platform, voila, nakakapagsagawa na ng isang webinar. May kailangan lang daw isaalang-alang ayon sa Information Technology Officer ng DepEd Sarangani na si Roy Ditoyato. First, na hindi natin control is technical difficulties. Especially pag nawawala na yung internet. So yung webinar, hindi na rin nagpapatuloy. Next is yung limited interaction natin. Kasi nga walang physical interaction when we conduct online training. So, hindi talaga nabibigyan ng assurance yung learning. Then, next is yung lack of environmental control. Pag face-to-face kasi ang training, lahat yun, kontrolado mo. Mula sa presentation, participation ng ating mga participants, nakokontrol mo. Sa webinar kasi hindi natin control yun. Maaari naman daw itong maiwasan kung ang isa sa gawang webinar ay hands-on at may required na output. Dahil sa pagbabawal ng face-to-face meeting, naging takbuhan ng lahat ang mga webinar, pati na rin ang Massive Online Open Course. At dahil malaki rin ang natitipid ng DepEd mula rito, ito na kaya ang maaasahan nating magiging paunahing paraan ng teacher upskilling kahit matapos na ang pandemya. Ayon naman kay HRTD Chief Mervy Siblos ng DepEd Region 12, na sa kasalukuyan ay pinapanday ang polisiya na nakabatay sa career stages ng mga guro. Mas bibigyang halaga rin daw ang kalidad ng mga training at hindi ang dami nito. Samantala, iiral pa rin ang DepEd Order 66 Series of 2007 na ginagamit na pamantayan sa promotion ng mga guro. Dagdag pa niya, aasahang maipapatupad ang Professional Development Inventory System ng National Educators Academy of the Philippines o NEAP. Hindi mabilang ang kabutihang dulot ang pagsasagawa ng kabi-kabilang webinar. Bukod sa nakakatipid ang kagawaran ng edukasyon, ito ay dagdag puntos rin para sa mga guro sa kanilang promosyon. At higit sa lahat, mas nabibigyan ng halaga ang patuloy na pagpapabuti sa kakayahan ng mga guro. Ito ang kwento mula sa Sarangani. Ako si Relalisan para sa DepEd 12 sa ere. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat.